Mapagpalang araw sa lahat, mga kapatid natin dyan. Ito na naman pumuli yung kakapaglingkod nyo, karunungan ng Diyos o Ikitinit Martial Arts. Ang totoong pangalan po ay Richel R. Kabungkal. So, kung napapansin nyo, medyo matagal-tagal po hindi nakapag-vlog mula no Holy Week. So, pagkatapos kasi ng Holy Week, marami tayong linakad at mga gawain. Kaya hindi muna ako nag-vlog. So, ngayon is nabablog ako. Is patungkol ito dahil meron naman po tayong bahagi. And so, ang babahigi natin po ay tatay ni Abril Jane Bailusis at si Bro Patrick o Alin Patrick at of course si Aris ng Japan at saka si Udna, Mr. Udna. So, yan po ang ano natin. Pero habang ano pa, sana po yung mga ano nyo, like and share and subscribe po ang video ko para po sa susunod kabalat at masundan nyo po ako. So, ang gagawin ko po ngayon ay ang pagsusulat ko po dito. So, 24 at isusulat ko kung ano ang magiging devotion ng mga nag-order. So, may nag-order ng umo. So, isusulat ko din dito kung ano ang ano, dasal at pagpalakas o pundo poder ng bato umo. At meron din sa, of course, sa 5-in-1. At of course din, meron din sa pangsariling lakas. Kasi yun nga, hindi natin makukuha, hindi natin maisama ng lubusan ang lakas ng mga banal at kapangyarihan ng amang makapangyarihan kung hindi natin alam ang pagtawag sa sariling lakas ng katawan at pagtawag sa balute ng ating sariling katawan. So yan, so hindi nyo makikita ang mukha ko. Gusto ko ipakita sa inyo na wala akong kudiko. Susulat ko lang kung nasa ano yung ibahagi ng nasa isipan ko. Yun lang ang anuhin ko. At yun ang ibabahagi ko kasi yun ang dapat gawin ko para sa mga gustong magdebosyon at magsimula sa karunungang lihim. So, bakit nga ba bullpen pula ang gamit ko? Simbolo po ito sa sabihin na natin dugo ng ating Amang Panginoon. Kasi ayaw ko sa litrang itin. Pero minsan meron. So, ano ko talaga is kagwalian ko ang pag ano. So, yan siguro. So, bago kong sisimulan, dasal mo. Sa ngalan sa mga sa anak, Espiritu Santo. Ama ng ulam sila ay pwede kong ngalan po kong gariyan matumat ay pagpunan ni Siyo Tekniyon sila ay ang galam sa matiro malam salam 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 karam bilang tayo sila ang isa maghimayak na marian po sila sa inyong Diyos manahal ang Diyos papayin tayo ng sila sa Anta Maria ng Iglesia po iyong pumuli sa sala karam sa oras wala kita po sa nagtuwa ko dito sa mahan ko lahong sarang magbuhat sa lahat sa iyo tayo ng Diyos tayong tulang na kong santo parang kong nila ang pati sa kitag lubang at usas mga nagtuwa at lubang na usam sa kusulawit ng kontunahan ko maghahantaran, higikan to maragira abis ko kung sumuhin niyo tayong tao kung panahon sa labas maskin po yung katapusan ng ito sa iglesia sa Diyos Amang ko maghaham sa nang magtuwa ako sa mga pagkuyog sa mga balaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sa ngalan sa pathaligin ng kalibutan sa inyo sa bagay sa Diyos at ako sa mga tatay ay pathaligin buto sa pagtuloy niya sa kalibutan magdari ka masama ko sa Lucas sa mga san matiwa at rubinis panalangin niya ako ginoo o binis niya ako parang sa pagsulat ko sa inyong balaang pulong ngayon subay sa kong nahuna ka. Aron nga mahatag ko sa mga taong nakinalan sa imong tabang. Aron nga magmaayo maruha ilang katao ang ilang kahintang o usab sila makatabang sila sa katawang sa ngalan sa mahan sa Rago Espiritu Santo. Lawas ni Kristo, Corpus Christi, Balus Christi, padayaw ihatag ka na ba iyong pagkagamanan. So, ilapit ko para makita niyo ang mga litrang isusulat ko. So,
Yan ito yun siguro. Ganyan lang siguro. Hindi pa rin nyo makikita. Parang may lamat, kaya ganyan na lang. Este Murando Adi Batu Tu Beta Igusum Cruz Pangalawa Pagtawag, pantawag sa balutik sa katawan, balutik at armas ng katawan. Akram Enderim Akram Enderim Perdium Dium, Alleluia. Pangatlo ay ang gamot at dipinsa. Yadim sa Malano sa Yadim sa Malano Rabinyo will enter Nim Nim Goradium Internatim Natim Alleluia So meron na po tayong pantawag sa sariling kapangyarihan. Ang orasyon ni Baktero Pikisti Morando Adibato Bita Igusong Cruz. Meron pong pagtawag sa sariling baluti at armas ng katawan ay ang Akram Enderim Perdium Alleluia. Tapos ang gamot at tipinsa yun po ay Yadim sa Malano, Rabinyo, Alternim, Grajan, Eternatim, Alleluia. And of course, ang pang-apat, dito na po papasok ang pampawi ng galit. So, bagay tayo ng pampawi ng galit, orasyon ni San David. Hindi ko na lang isulat po ang orasyon ni San David, basta ito ay pampawi ng galit. So, ano yun ko, sulat ko. Pampawi ng galit is Alleluia. 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 Alleluia, 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 Bubestum Panastiurum. Sino ba naman ang hindi
papawi ang galit. Hubestum panastiorum. Sino ba namang hindi mapapawi ang galit kung makarinig ka sa salitang Alleluia? Ibig sabihin nun, ispurihin ang Diyos. Yan, walang makatanggi sa salitang pagpuri sa amang makapangyarihan. Lalo na sa ating nag-aaral ng karunungang lihim. Sunod is ay, mayroon tayong pampawi ng galit. Of course, taguliwas. Para hindi tayo matsumpungan sa mga taong may planong hindi maganda sa atin. Taguliwas at 24 oras liwas bala. Isulat ko dito para maintindihan. Yan. So, ang gagawin ko, isulat ko dito ang Avestu. Ave tell you. Abis Santi or Abistante, dalawa po yan. Pwedeng Abistante o pwede pong Abisante. Pero ako Abistante po kasi yun po. So, Abistante po ang nakita ko sa lumang kasulatan. Yan. So, meron na po tayo 24 liwas bala at taguliwas. Mga taong nagtatangka. So, pang-anim is meron na po tayo, of course, para ano, agaw armas. Ibig sabihin, kung may magtatangka sa'yo, kailangan meron kang orasyon para sa agaw armas. Kasi kung makalapit man, kailangan mo malaman, kailangan mo alaman ang orasyon para makuha mong armas ng kalaban. So ito ay ang tinatawag na Yeshua Mital Sarudim Alleluia. So, yan lang po. So, meron na tayong pag-agaw armas. Yan. So, number 7. Of course, para meron tayong pag-agaw armas, taguliwas agaw armas, of course, kailangan nating meron ding kabal. So, kabal, ang isusulat ko is yung walang armas at punglo. Ang maka ano sa iyo is yun ay Nuram Karus-Karus Igusmis. Yan. So meron ng kabal. Ano bang sunod? Yan. So dito din tayo sa ang pangwalo ay ang pwede na dito na tayo kasi meron na tayong kabal. Dito na tayo sa pagtawag sa mga baggabay o spiritual cooling. Ito ang pinaka maganda. Pagtawag sa mga banal na espiritu para sumaklolo sa atin. So spiritual cooling lang isulat ko. Yan po ay ang maraming spiritual calling. So, pagtawag kay Kristo, ito po ang Christum Dominum Nostrum Crucem. Crucemi, Salvami, Salvami. Alleluia. Alleluia. Yeshua. Huminom Salvator. So yan. So ang pangsiyam, of course, meron tayong spiritual cooling. Isa lang po ilagay ko, ha. Baka kasi hindi nyo labi na sa bagong simula, hindi maaring maraming spiritual cooling na ilagay kasi baka hindi makaya ng katawan. So, ang pangsiyam is, of course, ang bas-bas. So, ang pang-bas-bas, hindi ko na po sampitin, ha. Isulat ko lang po dito.
sample ko lang sa inyo is ang quadro eksena, pwede magsatol ari protein ito pera rutas. So sa ko dito, hindi ko na po yan, yan. So naka 18 minutes agad, so hindi na ako mag-shout out, so ipakita ko na lang po sa inyo yan. So ito, brief history lang, ito ang tinatawag na 24. So ito ang kapaniwalaan ng aming grupo noon sa grupo ni Lumagsa, na ito ang nakasulat talaga sa breastplate ni Aaron. Kung alala nyo pa sa history ng Bible, maliban po sa bato na isinulat, kinuintas o breastplate ni Aaron, meron po yung mga nakakibat ng medalyon. So ito po ang 24 na tawag. So yan po ang story niya. Bakit, paano siya naging sumok ang 24? Noon sa Dakong Sirigaw, ito talaga ang galing kay Commander Dumagsa, Father Navarro, Father Bacos. Ito talaga ang kanilang ginagamit na talagang main course ng kanilang pananalig, dahil dito po talaga nila nakukuha ang kanilang mga kamamanghang pangyayari o pinuminon or instances kanilang buhay na parang nakakita sila na talagang nagmimilagro sa kanila, dahil kahit pabala hindi sila natatablan. So kaya formula natin, dito din natin isinusulat ang orasyon ng para sa ating mga kapatid na bagong magsimula. So meron po siyang, of course, kailangan talaga una
Ama namin, sumasamantaya, Ave Maria, at saka Luwalhati. So ang unang orasyon na isinulat natin, of course, ang pantawag po sa sariling kapangyarihan. Pangalawa po ay ang, hindi lang siya linyo po siya makikita sa video. Ayan, ganun ko lang, explain ko na lang po. Ang pangalawa is ang pagtawag sa sariling balote at armas ng katawan. Pangatlo, of course, kailangan natin gamutin muna ang sarili natin bago natin magbigay ng pagpapasok ng mga kapangyarihan. So, ang gamot at depensa. Bakit gamot at depensa? Yan po ay lumang kasulatan na nakuha ko po at naintindihan ko din. Kaya mainam at maganda talaga kasi pwede mo, gamot siya at depensa. So, doble ang kanyang epekto. So, yan ay ang isinulat natin dito. At pang-apat, of course, yan ang pampawi ng galit. Kaya, orasyon ni San David, ginamit ko. Alam nyo din na orasyon ni San David ay mabisa sa pampawi ng galit. But of course, ang sunod is taguliwas. At of course, ang taguliwas, alam nyo na, para hindi tayo masumpungan ng ating mga kaaway. At of course, ang pag-agaw armas. Kailangan nating may orasyon pang paagaw ng pag-agaw natin sa armas para makalapit tayo sa kalaban. At ang kabal din para hindi tayo tablan agad. Spiritual cooling, kumari hindi tayo tablan agad at talagang kumari hindi tayo matatablan. Basta tayo ay nananalig lang. Of course, kailangan din ang sunod is ang spiritual cooling. So, kailangan natin magtawag ng mga espiritong banal para mas sumanib sa ating katawan at maging maglingkod as bilang gabay natin. So, yan. At of course, pangsyam is ang pagbasbas. So, hindi ko lang po ano yung pagbasbas. Ito po itinatawag ko ng quadro esquina. So, hindi ko lang lambitin ang hindi ko lang sambitin ang Latin. Sasabihin ko is ang yan ang tinatawag na San Marcos, San Lucas, San Juan, San Mateo, ang quatro ebanghelyo, basbasan mo ako, Panginoon, at ang mga gamit ko upang maging mapabuti at maging magpatiwasay ang matiwasay ang aking pamumuhay. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ipakita mo po at ibahagi mo po sa akin ang iyong pagkamakapangyarihan. So yan lang po, hindi ko lang po sasambitin ang Latin kasi confidential siya. Pero pag magkaroon kayo ng gamit mula sa akin, of course, kailangan kong ibahagi sa inyo yung orasyon. So, meron ang isa lang ang ipinakita ko sa inyo sa vlog. Meron tayong susulatan ng apat. So, baka bukas ko maipapadala kasi ngayon ay araw ng Martes. Hindi ako makaalis kasi baka may pasyenteng darating. So, yan. So, yan na po ang ano ko. Ito, masilip po lang. So, ito, kay April yan, Bialilosis. Kasi, nag-order siya dati ng mga gamit at ngayon na kanon. Yan pa, available natin gamit. Baka inakala niya is wala na. Meron po maraming, mas marami po. Yan po, mga bao. Ito, may tatlong mata, isang bibig pa nga. At meron din walang mata, dun pa sa kwarto. Pero yun lang, sabi ko lang, ang mga walang mata, dun ko po yan ibabahagi sa mga kapatid kong na mayroon na talagang gamit na mumula sa akin. Okay? Kunyari, kapag order na nung una sa akin, yan, pwede ko na ibahagi po ang baong mata sa kanila. Ayaw ko po magbahagi ng direktahan sa pagbibigay o pagbabahagi ng baong walang mata sa mga taong hindi ko pa tinatawag na hindi ko pa nakuha ang kanilang pagiging loyal o pagiging matapat. So, kailangan muna magdaan sa mga pabao isang mata o sa langisan. So, yan lang po ano ko kapanalig ko, sana intindihin niyo yan. So, kung gusto magkaroon talaga, walang imposible kung matuto tayong magantay. So yan po ang mga ano natin. So hanggang mapagpalang araw at hanggang sa muli mga kaibigan.